paano nyo malalaman kung yung nakapaan yung bukol ay masama o hindi? Magbibigay muna tayo ng mga tips para sa inyo. Alam nyo po, marami sa atin may mga bukol. Minsan hindi natin nararamdaman na may bukol tayo. Gusto natin malaman kung masamang bukol ba to o hindi masamang bukol. Base kasi sa pag-aaral, karamihan ng mga bukol na masasama, yung mga cancer, huli na nakikita, stage 3, stage 4 na, hindi na naliligtas yung pasyente. Kaya ang tips natin, kung wala kayong ginagawa, maganda, kinakapa nyo yung katawan ninyo. Ang mga parte na kinakapa, yung leeg, kinakapa dito sa harap. Sa babae, kahit sa lalaki, sa breast, sa suso, kinakapa yan. Sa tiyan, pwede rin kinakapa, sa may singit, sa may, kahit sa mga muscle. Pag meron kayo naramdaman na parang bilog, ito nga, may hawak akong golf ball, meron kayo naramdamang bilog, kailangan ipapacheck natin. Ito po yung mga bukol na hindi masama. Palagay natin, nag-exercise kayo, nagja-jogging, nag-gym, tapos biglang may bumukol sa paa o sa muscle ninyo. Kadalasan, mga sprain lang yon o mga lamig. So, hindi naman po delikado yon dahil lang yon sa injury. Meron namang mga bukol na malalambot sa ilalim ng balat. Tawag po namin dito, lipoma. Ang lipoma, parang fat tissue lang siya, bilog siya, na malambot, na gumagalaw sa ilalim ng balat, mga ganito kalaki siguro. Hindi naman po delikado yon, lipoma lang yon. Ang pinag-iingatan natin, yung bukol sa suso, lalo na sa babae. Palagay natin, meron kayo nakapa na bukol. Kahit kasing laki lang ng holen. Kung may holen kayo, mga 2 centimeters yun. Ganun na kalaki o mas maliit pa, kailangan na pa-check sa doktor. Kasi pag kasing laki na ng holen, posibleng breast cancer yun eh. Kaya binabantayan natin. Sa leeg din, kung meron kayo nakakapa, pwedeng kulani. Kung meron kayo infection sa ipin. Pero hindi natin masabi, merong mga bukol sa leeg, sa bibig, na cancer pala. Basta mas malaki sa holen, magpa-check po. Tapos, bukod sa breast cancer, dito sa mga neck cancer, merong isang cancer na medyo kakaiba. Ang tawag dito, muscle cancer or sarcoma. Yung malalaking muscle natin sa hita, Doc Lisa, sa binti, merong mga pasyente, malaki na yung mga bukol, hindi pa nagpapa-check up. Actually, mga sarcoma, kasing laki daw ng isang dilata eh. Bago daw nagpapa-check up yung mga tao. Kaya nga po, kung meron kayong bukol sa hita, sa binti, sa braso, sa tiyan na mas malaki sa golf ball, 4 cm. Pag mas malaki dito, ipapa-check nyo sa doktor. Lalo na kung yung bukol ay pagkaraan isang buwan na doon pa rin, hindi nawawala, ay pa-check tayo, baka sarcoma yun eh. Nakamamatay itong sarcoma. So yun po. Ngayon naman, meron namang mga bukol sa katawan natin na tatawagin kong maling akala. Akala mo masama, hindi pala. Katulad sa lalaki, meron tayong Adam's apple, di ba? Mas matulis yan. Hindi po masama yan. Meron din tayo isang bukol dito sa gitna ng tiyan, Doc Lisa. Ito yung xiphoid process. Dito sa gitna ng tiyan, may isang nakausli yan sa baba ng ribcage. Hindi po delikado yan. Normal lang yan dito sa xiphoid. Normal lang to sa Adam's apple. Pero sa ibang parte, pwedeng hindi normal. Kaya ang tip natin, pag sa breast, mas malaki sa holen, papacheck up. Pag sa mga malalaking muscle, mas malaki sa golf ball, ipapacheck up para masuri. At ang tips natin, of course, tigil sigarilyo. Yun talaga minakabawal eh. Pag sigarilyo, halos lahat ng cancer makukuha. So kung ano man yan, tigil tayo sa sigarilyo at kapa-kapa para humaba ang buhay natin. Doc Lisa naman po ito, kapag kayo ay may bukol sa katawan, halimbawa sa breast, sa may kilikili, sa muscle, punta po kayo sa isang surgeon o sirohano, sila yung mga nag-oopera. Kung ang bukol nyo naman ay nandito sa mukha o dito sa may leeg, ENT naman po, ear, nose and throat doctor, ang mga gumagawa ng mga operasyon kapag head and neck surgery po. So, punta lang po kayo sa outpatient para malaman kung ano yung mga kailangan gawin. Salamat po. So, sana nakatulong tong video namin sa inyo, sa amin ni Doc Lisa. Salamat po.